guys, meron tayong gugupitan ng sitso. Sobrang daming ano niyan, sobrang daming ng buhol. Sobrang dami ng buhol niya, hindi na makita yung balat niya kasi nagdikit-dikit na yung buhol niya. Ngayon, gusto nung may-ari na kalbuhin na kasi nahihirapan natin siguro yung aso. At saka titingnan din natin kung may mga kuto o kaya may sugat na yung loob nung ano sa ilalim ng balahibo kasi hindi na nakikita. Kaya yun guys, tara. Gupitan natin. Guys, nakikita nyo, di ba? Sobrang daming buhol. Ang haba na rin ng kanyang kuko, kaya gugupitan na natin siya. Ayan guys, may nakikita na ba kayong kuto? Ayan o, dami na kanyang kuto kasi hindi natin nakikita kapag sobrang daming buhol na talaga yung kanyang balahibo. Guys, ginamitan ko na siya ng gunting kasi hindi kaya ng razor baka masugatan. Saka kailangan natin gamitan ito para paghiwalayin yung dadaanan ng razor at para madali siyang magupitan. Ayan guys, oh, nakikita niyo yung balahibo niya. Sobrang matid na talaga, dikit na. Grabe. Nilagyan ko muna siya ng busal kasi medyo nangangagat siya kapag napipirsa yung kanyang buhol kasi masakit nga yun. Kaya para safe tayo at hindi rin siya dumastress yung aso, nilagyan ko na siya ng busal. Yun guys, grabe yung kanyang buhol, no? Sobrang ano, dikit na talaga. Yun guys, tanggalan natin yung kanyang busal kasi para makapag-relax na maayos.
Saka hindi naman na siya nangangagat pagdating na dito sa may mga malapit sa ulo. Dandahanan lang natin sa may mukha kasi sobrang dami niyang bully, baka masugatan natin, kaya ingat-ingat na lang tayo. Mga nagtatanong po kung bakit namin hinawakan yun sa ilalim ng kanyang bibig. Yun po yung pinakambalbas niya para makontrol natin yung galaw niya at para hindi rin po siya masugatan. Yung balahibo na natanggal sa kanya, sobrang dami na talaga, matit na matit na. Guys, puputulin ko na yung panonood nyo guys. I-share lang akong kunting pagiging groomer ko at sa mga na-experience kong nagugupit ang aso. Yun guys, nakita nyo naman siguro na suming buhol yung aso. Kawawa siya, di ba? Ganyan po ang mangyayari sa aso nyo kapag hindi nyo inalagaan ng suklay, hindi nyo tinanggalan ng buhol, basta pinaliguan nyo na lang, pinatuyo nyo na lang, tapos hindi nyo sinuklayan. Diyan po mangyayari na magkakaroon na ng buhol-buhol siya. Hanggang dumami, hanggang hindi na po natin makita yung kanyang balat. Minsan po, sa sobrang dami ng buhol, hindi natin alam, marami na palang garapata yung loob ng balat niya. Minsan, may mga sugat-sugat na. Kaya yun guys, ingatan na lang natin para magupitan natin ng maayos, mapaganda pa lalo natin yung kanyang gupit. At saka guys, mahalin natin yung aso. Yun lang po. Thank you. Yes, hindi ko na siya ginamitan ng razor sa mukha kasi malikot, baka masugatan, kaya gunting na lang yung ating ginamit. Sa mga gustong gumawa nito, huwag nyo nang gawin kasi baka masugatan nyo lang pag gunting ang gagamitin. Sa mga personal groomer lang po ang makagawa nito. Yun lang po.
puputulan na natin siya ng kuko kasi sobrang haba na ng kuko niya. Kaya mga guys, masyado malikot siya pag pinuputulan na ako. Kaya ingat-ingat lang tayo baka masagad natin. Pinapile natin yung kanyang kuko kasi masyado matalas eh, para hindi makasugat. Pinesa natin siya ng tinga kasi sobrang dami ng dumi. Yun nga pala guys, isa nga pala to sa tinatanggal namin sa grooming sa Shih Tzu, yung balahibo niya sa loob ng tinga. Medyo masakit po yan. Kung hindi po natin tatanggalin yan, mamamaho po yan. Diyan po dadaan yung garapata o kaya ibang bakterya na papasok sa tenga, kaya po nagkakamot ang mga aso. Naglilikot siya, ayaw niya magpatanggal. Pero kailangan natin siyang tanggalin kasi mamamaho po yan sa loob ng tinga niya. And guys, paliliguan na natin siya. Malikot siyang liguan kasi first time niya ulit maliguan. Sobrang tagal na. Hindi ko nasyadong binijoin yung pagkabaligo sa kanya kasi sobrang likot talaga. Hirap niyang i-handle pag sobrang likot na. Ito guys, bu-blower na natin siya ngayon. Isa natin siya ng tinga gamit ang bulak, yung kanina powder, ngayon naman yung nilalagay sa bulak na pampalinis ng tinga doon sa loob. And guys, medyo malikot na naman siya.
gugupitan na ulit natin siya para matanggal natin yung mga labis-labis na balahibo kanina sa unang gupit natin. Ito yung tinatawag na finish para matapos na siya. Guys, kung isa ka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, pakipindot na lang ako dyan sa baba at saka yung button bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Guys, gugunting natin yung mga labis na balahibo sa paa niya kasi hindi na maabot ng razor. At saka delikado din pag ni-razor natin, baka masugatan. Labis-labis na balahibo. Pero dandahan lang guys ha, kasi manipis yan, baka masugatan natin. Guys, pinatira ng may-ari yung balahibo sa likod ng buntot niya kasi wala naman daw buhol para may design na kaunti.